Sige boss, pit up. Hello boss, hello? Hello? Pitong truck boss? Pito, the truck. Kevin, ha? Ah, sige. Itong isang buong building na to, 7,000. Ang capacity nito, 7,500 kasi nagkulang lang kasi kami sa sisiw kaya naging 7,000 lang. Amyam yung kuhan, yung patukan na yan, kailangan bago lumiwanag, nakalagay na siya, tapos yung mga katubig namin, may vitamins o kaya antibiotic. Tapos yan, mauubos yan, halimbawa mauubos yan ng alas 10 o alas 11, hindi na namin patutukan kasi sobrang mainit. May malaki na yung manok, baka might stroke. Meron din kaming kuhan, yung binabasihan, yung percent namin, dapat 95%, dapat 5% lang patay. Dapat maganda nga kung umangat pa yung panamin, huwag lang bumabain. Yung panahon kasi uulan, init. Pag uminit naman, nanibago naman ang manok sa lamig, biglang init, heat stroke naman ang kalaban. Walang, yung mga lumpo kasi hindi na nakain, ilang araw na mamatay na. Yung may sipo naman, pag tumamang init, patay na rin siya. Yung malalaki naman, pag sa init din, mas mahina. Kasi masyado siyang malaki, mahina ang katawan niya. Maaga pa lang, alas 4, nakalatag na lahat sila ng pakain, patuka, o painom, nakapagamot na rin sila. Bawat 1,000 nakakaubos ng 1 drum na tubig sa 1 lagayan lang. Ibig sabihin, sa 1 araw, 3 beses magpatubig, nakakaubos ng 3 drum. Ang binganan ko rin din namin sa loob ng 1 buwan ay naabot ng 30,000. Umaga tapon yung ilaw namin, tapos yung makina namin sa tubig, 24 hours din siya naandar. Masyadong makonsumo. Malaking gastuin din pag ganyan-ganyan lang, pero malaki talaga ang puhunan. Ako nga pala si Buboy Romero. Nag-aalaga ng mga Azolla. And then, hindi naman siya masyadong alagain. Caretaker po ako dito. Mas mabilis kasing lumaki yung mga manok pag may Azolla lang siyang kasama, tsaka tipid din po sa feeds. Kung gusto rin nila makatipid sa patuka ng manok, pwede rin silang gumamit na ito. Ang Azolla ay isang floating fern. Nag-host siya ng isang bakterya na yun ang nag-supply ng tinatawag na nitrogen. Very rich ito sa tinatawag na protein. Tradisyon na somewhere mga 26 to 35% ang protein content niya. At mataas yung tinatawag na natural fiber. Pag tinanim mo siya, napakabilis niyang dumami. Napakaganda ng kanyang impact, no? Lalo na sa paggamit bilang feeds. Ang chicken kasi, pinaka inexpensive na meat available sa atin. No? Pero ang naging challenge dyan is yung feeds. I think napakalaking portion ng expenses na sa feeds. Azolla comes into the picture para mag-increase yung income ng farmer. Ang karamihan ngayon gusto nila ng tinatawag na healthy chicken, di ba? Malalaman mo yan dahil pag kumain ka ng meat, minsan talaga napaka-oily niyan. Pero pag kumain nyo ng Azolla, hindi siya masyadong oily, no? Kasi kung organic or natural growing, hindi ka gagamit ng mga chemicals, including antibiotic. No? Maganda talaga ang quality ng meat, not only as to texture, but even sa lasa. It's natural, therefore, good for the health of the chicken and also those na kumakain ng chicken. In fact, pag nakita mo yung mas tissue yung or ng manok, inuuna nila yung Azolla kaysa commercial feeds. So, ganun lang kasimple ang Azolla. If all factors are in, napakaganda ng grow niya.